So, mabaho or pangamoy ng paa, ano ang gamot at lunas? So, ang mabahong paa ay isang klase ng body odor kung saan hindi maganda ang amoy ng mga paa. Ang ating mga paa at kamay ay may mga sweat glands na naglalabas ng pawis. So, mas marami pa itong mga sweat glands kaysa sa ibang parte ng ating katawan. So, nagkakaroon ang paa ng mabahong amoy dahil sa pawis na nilalabas nito. So, kapag tinapawisan ang paa habang nakasuot ng medyas at sapatos, so nakukulong ang pawis sa loob. So, hindi naman masama ang amoy ng pawis, ngunit dahil sa interaksyon ng pawis at ng bakterya sa paa, ito ang nagdudulot ng masamang amoy. So, maliban sa mikrobyo, ang mga bagay na dumadagdag sa pagkakaroon ng amoy sa paa ay ang paggamit ng sapatos at medyas. Ang pagsuot ng sapatos at medyas kasi ay nakakabawas sa ventilation ng paa ng ilang oras. So, may klase ng medyas na nakakadagdag sa pagpapawis ng paa. So, ang mga medyas na gawa sa cotton ay mas nagbibigay ng sapat na ventilation sa paa. Kumpara sa mga medyas na gawa sa polyester. At ang medyas din ay nagsisilbing tagasipsip ng pawis sa paa. Kaya ang pagsuot ng sapatos na walang medyas ay nagdudulot ng kagdagang amoy. Ang mabahong paa ay pwedeng dulot din ng namamanang sakit na tinatawag na hyperhidrosis. So ito ay ang hindi normal na dami ng pawis na lumalabas sa ating katawan. Ang mga kamay, paa at kilikili ang kadalasang naapektuhan ng hyperhidrosis. Kaya pwede itong magdulot ng hindi magandang pangangamoy ng paa. So paano natin kukontrolin ang pangangamoy ng paa? So ang regular na paghugas ng paa gamit ang deodorant o kaya antibacterial na sabon ay makakatulong sa pagkukontrol ng mabahong paa. Ang paghuhugas nito ay tumutulong sa pagtanggal ng bakterya upang maiwasan ang interaksyon ng mga ito sa ating pawis. So, nang hindi nagdudulot ng masamang amoy. So, pwede ring hugasan ang paa ng ilang beses everyday at tuyuin ng maigi pagkatapos maghugas. At ang importante ay pumili kayo gumamit ng medyas at sapatos na nagbibigay ng sapat na ventilation para sa paa. So tulad ng medyas na gawa sa cotton at mga sandals or kaya mga sapatos na gawa sa canvas. So iwasan ang pagsuot ng mga medyas at sapatos na nagdudulot ng matinding pagpapawis ng paa. So ugaliin din na magpalit ng medyas at sapatos sa isang beses o higit pa everyday. Pagkatapos, gamitin ang sapatos, patuyuin ito at ugaliing linisin at hugasan paminsan-minsan. Sunod is limitahan ang paggamit ng sapatos hanggat pwede para mabigyan ng sapat na ventilation ang mga paa. So, pwede rin gumamit ng antibacterial o deodorant sa paa upang maiwasan ang pagpapawis o ang masamang amoy. So, kasi ang deodorant na ginagamit sa kilikili ay pwede ding gamitin sa paa. So, pwede ding maglagay ng gawgaw sa loob ng sapatos para tumulong sa paghikop ng pawis at panatiliing tuyo ang paa. So, may mga home remedies tayo na pwedeng i-apply. So, example dito ay ang pagbabad ng paa sa matapang na black tea. So, mga karaniwang inumin na tea na nabibili natin sa mga supermarket pero hindi ang mga green or white tea. So, ibabad ito ng 30 minutes sa isang araw ng buong linggo. Kasi ang asido ng tea ang pumapatay sa bakterya at nagsasara ng mga pores sa paa.
So sa ganitong paraan, mananatiling tuyo ang mga paa natin. So gumamit ng dalawang tea bags kada isang pinch, mga dalawang baso ng tubig. So pakuluan ito ng 15 minutes at magdagdag ng dalawang squirts or mga apat na basong malamig na tubig at ibabad ang paa dito. So pwede ding ibabad ang paa sa planggana na may suka o vinegar. So lahat ng aking nabanggit is pwede niyong i-apply. So salamat po at yun lang. Kung may mga katanungan kayo, so just comment down below. At see you sa next topic namin.